kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood. Habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilain din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alam. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Maminamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin siya. God is good all the time. All the time. God is good. So happy Good Friday po sa ating pong lahat. Ayan, so ating batiin yung ating katabi, sabihin natin sa kanya, kapatid. Good Friday ngayon. Dapat tayong magdiwang. Kasi ngayong araw, pinakita ng Diyos at ipinaalala niya na para sa iyo at para sa akin namatay siya. Amen po ba? Palakpakan natin siya. Sige po. Makailan po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Ayan. So salamat sa Diyos sa biyaya ng panibagong gabi nito, no? So bago tayo magtuloy-tuloy, nais ko po munang batiin ang ating mga kapatid na nakatunghay sa Facebook Live po na ito, nakikiisa sa ating pagninilay ng salita ng Diyos. Ano? So once again, a blessed evening sa inyo pong lahat dahil gabi po dito sa Macau. No? At kung ano man pong oras o araw dyan sa inyong lugar, ay mapagpalang araw po. So, bago tayo mag-start with your brothers and sisters, gusto ko lamang po magbahagi sa inyo. No? Kasi I was touched by the video na isinend sa akin ng aking pong kapatid. Ito po yung dalawa kong pamangkin ano, na napanood nila yung Passion of the Christ. So habang nanonood sila ng Passion of the Christ, nakasabi ng kapatid ko, Kuya, yung mga anak ko na yan, halos hindi sila makatingin. Pero nakikita ko na umiiyak sila. So after nilang pinanood yung Passion of the Christ, meron silang mga tanong sa kanilang nanay. So sabi ng nanay nila, ang kapatid ko, anak ko yan nandito ka para ikaw sumagot ng sumagot. Ano? So sabi ko sa kanya, ayan, tungkulin mo yan na balakiin yung mga anak mo na may takot sa Diyos at may pananampalataya. At hindi lang yun, tungkulin mo na turuan sila ng bagay na tama. Ano? Pero nakakatuwa po, no? Kasi sabi nga ng kapatid ko, kasi binidyohan niya, no? Nakita ko yung conversation nila. Sabi ng kapatid ko dun sa pangalawa niyang anak, si Lord, si Jesus, kaya siya nahirapan ng ganun, kaya siya namatay, kasi para sa atin, para sa kasalanan natin, kaya dapat maging behave tayo, magpakabait tayo. Dapat hindi kayo nag-aaway ng kuya mo. Ano, dapat hindi kayo nag-aaway ng ibang bata. And then, sumagot yung pamangkin ko na yun, sabi niya, umiiyak siya, no? Sabi niya, ako gusto ko naman magpapabait ka, so nga lang, hindi ko namin maiwasan ni kuya mag-aaway. No? So, pagbabait naman ako, si kuya naman yun ang aaway. Ayoko naman talagang awayin si kuya. No? So, nandun po yung mga ganun kasagutan niya. Pero, nakakatuwa kasi, yung mga ganung realizations, na-realize yun ng isang taong may malinis na kalooban. At na-appreciate natin yung sacrifice na ginawa ni Lord kasi alam natin na ginawa niya yun para sa atin.
Pero ang mga taong hindi nakaka-appreciate at nakakatanggap ng mga ganung bagay, sila yung mga taong manhid sa pangungusap at sa panawagan ng Panginoon. And so, bilang ang mga taong tinawag ng ating pong Panginoon, ang patuloy po nating layunin sa mundong ito at sa buhay na ito, mapanatili sa atin yung kalinisan ng kalooban. Yung purity in our hearts, dahil sa pamamagitan nun, nagiging sensitibo tayo sa pangungusap ng ating pong Panginoon. At hindi lamang yun, isa sa mga gampanin po ng mga Kristiyanong tinawag ng Panginoon ay manalangin para dun sa mga taong higit na nangangailangan ng awa at habag ng Panginoon. Amen po ba? Amen. I believe meron tayong mga kakilala ano po, na talagang alam nating kailangan nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. And so we should not give up on praying for them. Hindi natin sila dapat kasawaan na idulog at idalangin sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. And so today, ano po, today is Good Friday. Ano? So bakit nga ba ito tinawag na Good Friday? And why do we consider this day as a Good Friday? Ano? So marami nga iba nagtatanong, namatay si Jesus, pero bakit Good Friday? Ano po? So that's actually the point. Kaya ito tinawag na Good Friday dahil at 3 p.m. sa araw ng Biyernes, may isang taong namatay para sa kaligtasan ng lahat. Amen. Amen po ba? So it will be considered a Good Friday. Bakit? Dahil sa kamatayan ni Kristo, ano, sa krus, sa krus na kalbaro na kanyang pinagdaanan, ang lahat ng tao, makasalanan man o mabuti, nakatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Amen. Na-reunite, ano po, yung ating dignity, yung ating karapatan, na muli tayo makalapit sa ating Panginoon dahil sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus. Remember, na dahil sa kasalanan, na ilalayo tayo sa Diyos. Na dahil sa kasalanan na ating pumbinana, dahil sa kasalanan na ating nagagawa, wala tayong karapatang lumapit sa Panginoon. Wala tayong karapatang tumawag sa Kanya na Ama. Wala tayong karapatan na tumawag sa Kanya upang humingi. Pero dahil sa sakripisyong ginawa ni Kristo, nagkaroon tayong karapatan. Amen. Pinaging dapat tayo ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. So, hindi natin palalampasin itong pagninilay natin ng kabuuan ng Kwaresma kung hindi tayo dadaan sa 7 palabras. Ano po? So, ito po yung magiging topic natin for this evening. Ano po? Yung 7 last words ng ating pong Panginoon. So, in Spanish pa nga, 7 palabras. Ano po? So, alam niyo po, na ito nga pong paniniwala, no? Na kapag ang isang tao ay mamamatay na, lahat ng kanyang sasabihin mahalaga. Tama po ba? Kaya nga sa ospital, or sa bahay man, kung nag-home medication, kapag nandun na nagdi-delirio na ang tao, kung meron man siyang sasabihin, kung meron man siyang ipapamana, panghahawakan yun. Bakit? Kasi ang mga sinasabi ng taong mamamatay, napakahalaga. At yung mensahe na yun, nagmumula sa kanilang mga puso. Bakit daw? Kasi mamamatay ka na, magsisinungaling ka pa. Ano? So, itong mensahe ng ating pong Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi natin ito dapat i-take lightly, kundi we should take it seriously. Dahil, sabi nga ng mga Bible scholars, ano, itong mensahe ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang 7 last words bago siya mamatay, ay ito yung kabuuan ng kanyang buhay pagbiministeryo dito sa lupa. Dito nakabuod yung kanyang mga itinuro. Dito ipinakita yung mga sinasabi ng Panginoon, yung mga itinuturo niya sa tao. Dito niya naipakita, ano po, with a very best example. Ano po? So, iisa-isahin po natin ito. At pagninilayan po natin ang mensahe nito using one word. So, actually, ito, alam naman po natin, ano, na ang 7 palabras o yung 7 last words, ito po yung pinagninilayan ng buong araw. Meron tayong iba't ibang speakers, meron tayong iba't ibang mga preacher or pari na nagbibigay ng reflection. Ano po, para mas maunawaan natin yung mensahe ng 7 huling wika na binanggit ng ating pong Panginoon. Pero sa gabi pong ito, no, dahil maiksi lamang yung oras po natin, ano nga ba yung kahalagahan nito sa ating buhay at ano yung aral na ating makukuha at maaaring maituro sa bawat isa sa atin ng 7 wika ng ating pong Panginoon. Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Tatandaan mo. Kahit hindi pa tayo mamamatay. Yung mga salita natin. Mahalaga. Amen po ba? Amen. Kapatid, tatandaan natin, no? Hindi lang yung salita ng taong mamamatay yung mahalaga. Every word that we speak has power. Mahalaga ang bawat salita lumalabas sa ating bibig. Whether it may be a curse or a blessing, mahalaga yan at magkakaroon ng epekto yan sa buhay ng isang tao. But for yung salita ng Diyos, yung salita ni Kristo, na kanyang binanggit bago ba siya mamatay. Ano po? So, isa-isahin po natin. So, ang pinakauna,
Ano po? And by the way, bago po tayo mag-start ano, sa pag-iisa-isa nito, hindi po natin makikita sa loob lang ng isang gospel itong seven last verses. Itong huling pitong wika ng ating Panginoon. Kundi it was compiled ano po, using the four gospels. Dahil sa apat po na ebanghelyong iyon, dito po nakakalat. Ano po, dahil iba-iba ang nagsulat nun. Iba-iba ang witnesses. Iba-iba ang kanilang napakinggan at natandaan nung si Kristo ano po, ay nandun na sa krus at nakapako. So sa iba't ibang gospels, sa loob ng four gospels, gospel of the Lord according to Matthew, Mark, Luke, and John, dito po natin mahanap ito pong seven last words na ito. Ano po? So ito po yung pagkakasunod-sunod niya ayon sa mga Bible scholars. Ang pinakauna na sinabi ng ating Panginoon, and kung manonood din naman tayo no, ng Passion of the Christ, ito rin yung pagkakasunod-sunod na ginamit po doon. Ano? So ang pinakauna, sabi po ng ating pong Panginoon, ayan, so according to the Gospel of the Lord, according to Luke chapter 23 verse 24, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa Tagalog po, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So to summarize or to sum up this phrase, ano po, we could come up with a word which is forgiveness. Pagpapatawad. So actually, ito pong binanggit ng ating Panginoon is nakakatuwang panalangin. This is actually a prayer. A prayer of forgiveness para sa mga taong nagdulot sa kanya ng pasakit. Para sa mga kawal na Romano na nanakit sa kanya, na naging dahilan ng pagkakapako niya sa krus, ito yung panalangin ng Panginoon para patawarin yung mga taong nanakit sa kanya at nagdulot o maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. So ano pong magandang ipinapahiwatig dito para sa bawat isa sa atin? Kapatid, sa bawat pagkakasala na ating nagagawa, tatandaan natin, ito yung isang hampas sa ulo ng Panginoon. Sa bawat kamalian na ating nagagawa, sa bawat pagtalikod na ating pong ginagawa sa ating pong Panginoon, it symbolizes a blow in his head, a strike in his chest. Isa sa mga sugat na tinamo ng ating pong Panginoon. Yung mga kasalanan at pagkukulang natin sa ating Panginoon, inirepresent po nito ang isa sa mga sugat na tinamo ng ating pong Panginoon. But despite all of this pain, ano po, lahat ng wounds na kanyang natanggap, on the cross, pinili pa rin niya na ipanalangin yung mga tao na naging dahilan ng pagpapasakit niya. And so, the prayer of forgiveness. Actually, sabi ko nga po sa inyo, no, naibahagi ko na rin sa inyo noong mga nakakaraan, na ang isang tao na naipapako sa krus, itinuturing isang tao walang dignidad. Bakit? Kasi ang mga taong ipinapako sa krus, ito yung mga taong kaaway ng lipunan. Ito yung mga taong walang ginawang mabuti sa kanyang kapwa, sa kanyang lipunan. Ito yung mga taong tinalikuran na ng mga tao dahil malaki ang pagkakasala niya sa Diyos. So kapag ikaw ay naipako sa krus, ibig sabihin wala ka ng dignidad. Kaya nga ang ipinapako sa krus, walang damit, walang suot. Ano po, sa totoo lang, walang suot. Pero yung mga depictions na ating nakikita ngayon, tinatalagyan ng tapis. Bakit? So, syempre naman, ayaw natin maging malaswang tignan. Ano po, para sa iba. But traditionally, para sa mga Hudyo, ubot-ubad kang ipapako sa krus. Ipapahiya ka doon. At kapag namatay ka na, hindi ka bibigyan ng proper burial. Hahayaan kang maagnas doon sa krus. Kasi nga, tinanggalan ka ng dignidad bilang isang tao. So upon crucifixion, nung si Jesus ay nakapako, ano po, pinili niya na hilingin pa rin sa Ama na patawarin ang mga tao niyon. Kaiba po or kabaliktaran sa kadalasang ginagawa ng mga tao na naipapako sa krus noong unang panahon. Bakit daw? Ang mga tao na ipapako sa krus noong unang panahon, sa halip na forgiveness ang lumalabas, cursing ang lumalabas sa kanilang bibig. Ipinapanalangin nila sa Diyos na sumpain yung mga tao na nagpapako sa kanila sa krus. Bakit? Kasi grabe yung kahihiyan tinamo nila. Tinanggalan sila ng dignidad bilang mga tao. Pero ang Panginoong Jesus, pagpapatawad ang kanyang hiningi sa kanyang Ama na nasa langit. So what is the message of this for us? Una, tatandaan po natin na sa kabila ng matinding pagkakasala natin, pipiliin ang Diyos pa rin na patawarin tayo pa sa parusahan. God, or Jesus Christ, will prefer mercy and compassion over punishment. Kaya po handa pa rin tayong tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian kapag tayo po ay nag-decide na bumalik sa kanya. Pagbabalik loob ng buong puso at buong isip. Amen po ba? And pangalawa, ito po yung magandang challenge sa atin or tanong ano.
despite the pain that we are going through? Are we willing to forgive those who have hurt us? Ano po? So sa kabila po ba ng mga pinagdadaan nating sakit, mga pasakit, yung mga galit na naitanim sa atin, yung mga galit na naidulot sa atin, handa ba tayo na patawarin yung mga tao na nakapagdulot sa atin ng matinding sakit at bigati? Amen. And another thing, another question, are we willing to pray for them, to pray for them that the Lord may forgive them? Amen. Handa ba tayong ipanalangin sila na Lord, patawarin mo ang mga tao ito at pagpalain mo? Eh na, hindi na tayo nakasagot. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, ipinakita ni Kristo ang pinakamagandang ehemplo na dapat nating tularan. Kayanin natin. Amen po ba? Kapatid, kayanin natin. Kayanin natin. Kasi isa yun sa pinakamahirap na bagay na maaari nating magawa. But when we accomplish it, napakalaking kagalakan ng ating Panginoon. Sa totoo lang po, no, bilang mga tao, hindi ganun kadaling mag-let go at magpatawad. Kaya nga po, merong nagtatanim ng galit 10 taon na hindi pa rin napapatawad. Kasi nga, meron tayong problema pagdating sa pagpapatawad. Meron tayong problema pagdating sa pag-let go ng galit. Pero katulad nga ng ating Panginoon, kaya po nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus upang ipakita sa atin na bilang tao, meron man tayong kahinaan. Pero kung meron tayong will and desire na sumunod sa kalooban ng Diyos, kakayanin natin. Amen po ba? Kakayanin natin, syempre, with the help of the Lord pa rin. So ito po yung una, na po, sa 7 huling wika ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa totoo lang, ganun din tayo eh. Hindi natin labos na nauunawaan yung ating ginagawa. Kaya nga tayo nagkakasala. Kaya tayo nagkakamali. Kasi nga, lahat ng bagay na ating nagagawa, hindi naman lahat ng nauunawaan natin. So Jesus chose to understand us than to condemn us. Amen po. Pangalawa, ayan. So pangalawa, ito po yung sabi ng Panginoon. Ano? So maaari po natin babasa yan sa Luke chapter 23 verse 43. Ito po yung binasa natin. At ang sabi po dyan, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Sabihin po ninyo, paraiso. Paraiso. Ano po ang idea natin ng paraiso? So when we ask about paradise or paraiso, ano ba yung nagpa-picture natin sa isipan natin? Siguro, technically, bilang mga tao, ang unang papasok sa ating isipan pag sinabing paraiso, yung malawak na lugar na puro damo, na magagandang damo, puro magagandang bulaklak, ano po, na kaaya-ayang lugar. Tama po ba? So that is our idea of paradise. So tatandaan po natin na ito pong tagpo na ito, binanggit ng ating Panginoon doon sa pagnanakaw na kanyang katabi. Ano po? So si Dismas at si Esmas. Ano po yung dalawang magnanakaw na yun? So si Dismas, yung sabi nga ay magaling na magnanakaw. Ano po? So bakit daw siya tinawag na magaling na magnanakaw? Kasi pati yung kaligtasan ninakaw niya. Ano po? Nakasama siya sa kaharian o sa paradise na pupuntahan ng Panginoon. So sabi sa kanya ng Panginoon, ano? Kasi sabi niya, Lord, remember me kapag nagahari ka na. Alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Pero ang sagot sa kanya ng Panginoon, I say to you, ngayon din, isasama kita. Nakakatuwang marinig yun, mga kapatid ko at magulang, ano, na marinig natin sa Panginoon, ngayon din, isasama kita. Bakit? Kasi hindi ka nadadaan sa paglilinis. Kumbaga sa ating pananampalataya, no, hindi na tayo dadaan sa purgatory. Bakit? Diretso ka nang dadaling ng Panginoon. Sa kanya mismo nang galing, ngayon din, isasama kita. So ito po yung gusto kong pagtuunan natin, ano? Yung sinasabi po ng Panginoon na isasama kita at paraiso. So when we say paradise, pag sinabi natin paraiso, ito yung lugar kung saan kaaya-aya at wala kang kabigatang mararamdaman. Ito yung lugar na malaya ka. So paradise, maaari natin sabihin na ito po yung kaharian ng Diyos. Amen po ba? Ito po yung kaharian ng Diyos. At yung sinabi po ng Panginoon na ngayon din, isasama kita, ibig sabihin, sa presensya pa lang ng Panginoon, mararamdaman na natin ang langit, mararamdaman na natin ang paraiso. Amen po ba? That is why we can feel heaven habang tayo po ay nandito sa lupa. Bakit? Kasi where there is the presence of the Lord, kung nasan ang presensya ng Diyos, kapag nararamdaman natin ang presensya ng Diyos na sumasama sa atin, kahit may problema tayo, masaya tayo. And that is paradise. Amen po ba?
Amen po ba? Kahit na minsan iniwanan ka ng asawa mo, pero alam mo kasama mo ang Diyos, nararamdaman mo yung love ni Lord sa'yo. Hindi ka mag-aalala. Bakit? Kasi mas nararamdaman mo yung pagmamahal niya kaysa sa problema ang kinakaharap mo. Amen po ba? Kahit na minsan mawalan ka ng minamahal sa buhay, yes, nandun yung pagtangis. Pero yung pagtangis na yun at pighati hindi habang buhay, ma-overcome ito ng presence ng Diyos. Amen po ba? Hindi po ba natin napapansin ng mga bata tayo? Kapag tayo nasusugatan, kapag tayo nadadapa, sabihin siguro ng nanay natin, oh, galganak, yayakapik tayo, kiss ko yan. Although nandun yung pain, pero parang pakiramdam natin nawawala. Bakit? Kasi yun ang pagyakap ng pagmamahal. At ito rin ang ipinaparaan sa atin ng ating Panginoon. Kapatid, tatandaan natin, habang nandito sa mundo, hindi magsasawa ang kaaway na bigyan tayo ng problema. Hindi matatapos ang mga pagsubok na pagharap natin habang tayo nandito sa mundo. Pero tatandaan natin, pipiliin pa rin ang Diyos na ngayon din, isama tayo at samahan tayo. Amen, amen po ba? Amen. So, piliin din natin kapatid na samahan din ang Panginoon. Madalas lang kasi, tayo ang nang-iiwan sa Kanya. Tayo ang napapalayo sa Kanya. Bakit? Kasi minsan, pinaprioritize natin yung gusto natin kaysa sa gusto niya. Pinagbibigyan natin ang tawag ng laman sa atin kaysa sa iniutos ng Panginoon. Pinagbibigyan natin yung katamaran natin kaysa sinasabi ng Panginoon na maging handa tayo, maging aware at maging prepared. Amen po ba? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, gising ka pa ba? Gising ano kaya ang sagot ko? Ayan na, nagising na ulit. So, to sum up, ano po, this second word, ano, second, pangalawang huling wika ng ating Panginoon, salvation. Kaligtasan. Ito po ang inio-offer sa atin ng ating Panginoon. Ulitin ko po, ito po ang inio-offer. Bakit po inio-offer? Kasi maaari nating tanggihan. Pero hinihikay tayo ng Panginoon na piliin natin na mailigtas. Yes, salvation is free for everyone. But we should be worthy of this salvation. Kaya nga po sabi sa aklat ng Santiago, hindi tayo maliligtas ng pananampalataya lang. Dahil ang pananampalataya, kung meron ka mang pananampalataya, pero wala itong kalakip na gawa, patay. Hindi ka maililigtas ng patay, kapatid. Pero maililigtas ka ng buhay. That is why nabuhay ang Panginoon sa ikatlong araw. Kasi pinatunayan niya na kahit yung kapangyarihan ng kamatayan na pagtagumpayan niya, kaya niyang iligtas yung kaluluwa natin. Amen po ba? Amen. So ito pong pangalawa. Ano po? Truly I tell you, today, you will be with me in paradise. Pangatlo po. Ayan. So ito yung pangatlong sinabi ng ating Panginoon. Woman, here is your son. And son, here is your mother. So pwede natin babasa yan sa John chapter 19. Ano po? Verse 26 hanggang sa verse 27. Nasa bago malagutan ng hininga ang ating pong Panginoon, nakita po natin that at the foot of the cross, nandoon yung kanyang pinakatapat na mga alagad. Bakit daw? Kasi kung atin pong babasahin ano po, and historically, nung nasa cross na ang Panginoon, and even the night when he was arrested, iniwanan siya ng kanyang mga alagad. At kahit si Pedro na nagsabi, Lord, kahit sa kamatayan, kahit sa paghihirap, sasamahan kita, kahit si Pedro na nagsabi nun, nasa na, nung dinakip ang Panginoon. Wala. Bagkos, itinatwa pa. Maraming nakakita kay Pedro. No, kasama ka niyan. Kasama ka ni Yeshua. Yeshua. Kasama ka ni Jesus. Ano? Yeshua kasi. Ano po ang term? Ano po? Ang totoong pangalan po. Yeshua. Ano po? So, kasama ka nila Jesus. Sabi, hindi ko kilala yan. Hindi ko na-meet yung taong yan. Ano po? So, itinakwil siya. Itinatwa siya ng kanyang pinagkakatiwalaang mga alagad. But on the day na siya ay ipako sa krus, may mga alagad na nanatili sa ilalim ng krus. Yun po ang kanyang ina, si Mary Magdalene at si John the Beloved. So ano pong mensahe nitong pangatlong huling wika ng ating Panginoon? Mother, here is your son, and son, here is your mother. Tatandaan po natin na si John the Beloved, it represents the church. John the Beloved, ang apostol na pinakamamahal, ang nire-represent po nito ay ang simbahan. At sino po ang simbahan? Tayo. Tayo po ang simbahan. At ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon ang kanyang ina bago siya mamatay. At gayon din, ipinagkakatiwala tayo ng Panginoon sa kamay ng inang Maria bago siya mamatay. And so,
Nararapat lamang, mga kapatid ko at magulang, na kung paano natin minahal ang Panginoon, mahalin din natin ang kanyang ina. So to sum up, ano po, these words, we could come up with love and relationship. Ganun kalaki ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang ina at sa kanyang mga alagad. Ganun kanais ng Panginoon, ganun kanais ni Kristo na maging mas intimate sa kanyang mga alagad niya, na mapatunayan na hanggang kamatayan, hindi nila iiwan si Jesus. Pero iba-iba nga tayo ng level of commitment sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Iba-iba tayo ng level of commitment sa ating pong Panginoon. Pero ito po ang mensahe na ipinapabatid sa atin ng ating Panginoon. Na mahalin natin ang kanyang ina kung paano niyang minahal ang kanyang nanay. Amen po ba? Dahil every time na tayo po ay dumudulog at dumadalangin, hindi tayo nakakalimutan ipanalangin ng ating ina na nasa langit, ang ating inang Maria. Amen po ba? Pero nga po kung mga preacher at mga pari, ano, na narinig kong sinasabi, ang panalangin ng isang magulang para sa anak, napakabisa. Napakabisa. So sabi ko nga sa isip-isip ko na, paano kung hindi marunong manalangin yung magulang ko? May isang magulang tayo sa langit, kapatid, na laging nananalangin sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po, no, kapag tayo po ay natutong mahalin natin ang ating Inang Maria, mas mapapalapit tayo sa Panginoon. Mas mapapalapit tayo sa Panginoong Jesus. Natutuwa po ko, no, sa isang mensahe ng isang dating pastor na ngayon ay isang Catholic layman. Hindi ko alam kung kalala niyo si Brother Noe Dora, no? Pakaganda ng kanyang mensahe about Mother Mary. So sabi niya, yung mga ibang sekta, kinamumuhian si Maria. Namumuhian si Maria, ayaw nilang kilalanin si Maria. Pero nakakalimutan nila na kung hindi dahil kay Maria, hindi makakarating sa mundo ang Panginoong Jesus. Kung hindi dahil kay Maria, hindi makakarating sa mundo bilang tao ang Panginoong Jesus. So kung si Kristo dumaan kay Maria para makarating sa mundo, ang mundo nararapat lamang dumaan kay Maria bago makadiretso sa Panginoon. Amen po ba? So we should love our Mother Mary. Amen po ba? So mas pipiliin pa rin ng Panginoon yung mga taong rumerespeto at nagmamahal kay Maria kaysa sa mga taong hindi nagmamahal sa kanyang nanay. Amen po ba? Bakit? Kung makakakita ka ng tao na binabastos yung nanay mo, mamahalin mo ba yung tao yun? Baka bugbugin mo yung tao yun. Pero kung makakita ka ng tao na kahit hindi mo kilala, pero nirerespeto yung nanay mo, hindi ba makikipag-usap ka? Babatiin mo. Tama po ba? Nakakasunod po ba tayo? So, the third last words ng ating pong Panginoon, woman, here is your son. And son, here is your mother. Pang-apat po. Ayan, pang-apat. So ito po, ano, ang isa sa pinaka-controversial na sinabi ng Panginoon. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? So maaaring po natin babasa ito sa Matthew chapter 27, verse 46. Ano po, itong sinabi ng ating Panginoon na, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Or sa Latin ba to? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ano po? So, maraming tao that they view this phrase, ano po, na parang nandun yung cry out, yung parang cry out ng pagtanis, paghihinagpis, ng pagtatampo na Ama, bakit mo ko pinabayaan? Bakit mo ko iniwan sa ganitong sitwasyon? So, to sum up these words, we could use the word abandonment. But hindi po ito yung pinaka main view, ano po, nitong phrase na ito. Hindi, it's not all about abandonment. Dahil kung atin pong babasahin yung Psalms chapter 22, ano po, ayan yung basahin ko. Psalms chapter 22, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 5, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, O Diyos, di ako mapanatag. Di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan at sa Israel, ikaw ay pinupupurihan. Ang mga ninuno namin nagtitiwala sa iyo umaasa, kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala, nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. So actually, hindi ito pagtangis. Hindi ito pagtatampo sa kanyang Ama na nasa langit, kundi it's actually a prayer. Habang nakapako si Kristo sa krus, nananalangin siya, kapatid. Remember na maraming parts sa Old Testament, ano po ang nagpapatunay ng ating Panginoong Jesus, ay ang prophecy. Ang katugunan ng propesiya na may Mesiyas na darating, na yung embodiment ng salita ng Diyos.
That is why ipinapakita niya na kahit nandun sa krus, siya yung sinasabing salita na nagkatawang tao. Amen po ba? So even on the cross, nagdadasal at nananalangin pa rin ang ating Panginoong Jesus. Remember kanina, ano po? Sa first word ng ating Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nananalangin siya nun. At ito pong mga salitang ito ay pananalangin din ng Panginoon. Kung babasahin naman po natin yung kabuuan ng Psalms 22, ito po yung kantahan ni David. Ano po? Para sa bayan, para kay Yahweh. Ano po? Kasi noong una, hindi nila maramdaman ang patnubay ng Panginoon para silang pinabayaan. Pero mananatiling tapat ang Diyos sa pagin. Sa kabuuan ng chapter po na yun, na 22, makikita at bababasa po natin na kahit meron man silang ganung sinabi nung una na, oh Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pero pinatunayan pa rin at the end of chapter 22 na kumilos pa rin si Yahweh at iniahon sila sa kahirapan at sa pagkakaalipin. Nakakasunod po tayo. Amen. So, ibalikan po natin, ano? My God, why have you forsaken me? So, bakit ko po ginamit ang salitang abandonment? Ito pong dapat po natin maunawaan. Ano po? Hinayaan ang Ama na nasa langit na may abandon o hindi pansinin, ialay ng Panginoong Jesus, talikuran ng Panginoong Jesus para sa kaligtasan natin. He abandoned Jesus for us. Pinapakita lang po nito na ganito tayo kahalaga para sa Panginoon, kapatid. Kahit makasalanan tayo, hinayaan niya na mamatay si Kristo para sa atin. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo? And so, ang magandang tanong para sa bawat isa sa atin, ito yung nalaman natin na may tao nagsakripisyo para sa atin, are we willing to abandon yung mga bagay na nagagawa natin na hindi karapat-dapat para sa Panginoon? Gano'n tayo ka-willing at gano'n tayo ka-committed? Na totoong sa pagbabalik loob natin sa ating pong Panginoon, iwanan natin yung mga bagay na hindi karapat-dapat para sa Kanya. Amen po. Nakakasunod tayo? So, dadako po tayo sa panglima. Ayan, pakibasa po. Tanongin mo yung katabi mo, nauuhaw ka ba? Ano kayang sagot niya? Ayan, bumili kayong tubig, meron po din. I am thirsty. Ano po? So, bari po natin itong mabasa, yung sinabi ng Panginoon, I thirst, or I am thirsty, sa John chapter 19, verses 28. Ano po? So, ito pong sinabi ng Panginoon, alam naman po natin na dahil siya ay ipinako sa krus na kabilad sa init ng araw, pinahirapan siya, maraming dugo na wala sa kanya, makakaramdam ka talaga ng uhaw. At ang isang taong napapagod, nakakaramdam ng uhaw. Pero itong uhaw na tinutukoy ng Panginoon is not just physical thirst, kundi nauuhaw ang Panginoon, nauuhaw si Kristo sa pagmamahal ng mga tao. Nauuhaw si Kristo sa pagmamahal ng mga tao. Remember, na habang nasa krus, dumadalangin siya sa Ama, pero parang hindi sumasagot ang Ama. Nandun sa kanya yung feeling na parang inabandon siya. Nandun sa kanya yung feeling na yung mga tao nasa harapan niya. Lahat ayaw sa kanya. Kinauuhawan niya ang pagmamahal ng tao. And so, in the same way, ganun din, mga kapatid ko at magulang, ang dapat natin kauhawan ay hindi lang ang pagmamahal ng ating kapwa, kundi dapat tayo mauhaw sa presensya ng Panginoon. Dapat tayo mauhaw sa kanyang presensya araw-araw ng ating mga buhay. Bakit? Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon? If anyone thirsts, let him come to me and drink. Bakit? Kasi na kay Kristo ang tubig na kapag ininom natin, hindi na tayo mauuhaw. Kapatid, deep within us, sa loob, sa kaloob-looban ng bawat isa po sa atin, merong emptiness at merong kauhawan na hindi kayang pawiin ng kayamanan. Amen. Merong emptiness na hindi kayang punan kahit gano'ng karaming kaibigan na meron ka. Kahit gano'ng karaming kasawa ang meron ka, merong emptiness at kauhawan na hindi mapupunan. Ang Diyos lang makakapagpunan yan. Amen po ba? Amen. Kaya nga ito yung invitation ni Lord, bilang isang tao, in his human state, naranasan ng Panginoon ng mauhaw. Ganon din tayo. Alam ng Panginoon na madalas nararanasan natin yan. Kaya nga inaanyahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya at makapagpahinga. I-refresh tayo ng Panginoon, kapatid. Amen po ba? Tanongin mo ngayong katabi mo. Nararamdaman mo ba? Natutuyo ka minsan. Ano kayang sagot? Natutuyo minsan. Ano yung natutuyo, brother? To the dry? Baka ayaw pa ng Tagalog. Gusto English. Ano? So, nandun minsan yung dryness sa ating spirituality, kapatid. I don't know kung naranasan yan, pero nandun minsan yung dryness sa ating spirituality.
Na minsan kahit gustong-gusto mong manalangin, hindi mo alam kung paano ka mananalangin. Na minsan gustong-gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ka makakuha ng motivation para sumunod sa Kanya. Na gusto mong mag-serve sa Kanya pero parang walang inspiration. Nandun yung spiritual dryness. Kapatid, si Lord lang ang makakapag-refresh talaga sa atin. Amen po ba? Sa so, pang-anim na po, dahil sa malalim na ang gabi, hindi man hinuhukay, malalim din. Yan. So, ang pang-anim na salita ng Panginoon, it is finished. Tapikin mo sa balikat ang iyong katabi. Sabi mo sa kanya, kapatid, kung ano man yung problema mo ngayon, tapos na yan. Amen po ba? It is finished. No? So, we can sum up these words by the word triumph. Triumph or pananagumpay. Bakit daw? Kasi nagkaroon na ng katagumpayan yung sakripisyo at misyon ng ating Panginoon. Namatay na ang kanyang katawang lupa. Tatandaan natin kapatid ng Espiritu kailanman hindi mamamatay. Kaya sa muling pagkabuhay ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan ng kaaway, na-overcome niya. Na-overcome niya. So, it is finished. Gayun din, mga kapatid ko at magulang, ang mensahe nito para sa bawat isa sa atin. Lahat ng pinagdadaanan natin sa mundong ito, may katapusan. Ano man yung problema o sila rin mo, kapatid, may katapusan yan. Maging ang buhay natin sa lupa, may katapusan. Amen. Lahat tayong mamamatay. And that's a reality. Pero at the end, haharap tayong lahat sa Panginoon. Amen po ba? Haharap tayong lahat sa Panginoon. So nawa, sa pagharap natin sa Panginoon, masabi sa atin ng Panginoon, you are victorious. You are victorious. Ito ang pinaka-nakakatuwang marinig mula sa Panginoon. Na sa pagharap natin sa Kanya, welcome sa aking kaharian, mananagumpay ko man. Amen po ba? Harap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Nawa. Sama-sama tayo. Ano, kita-kita. Sa langit. Amen po ba? Pero hindi pa kaya no. Kung sa brand, pupuna ngayon. Sinor lang nakakaalam nun. Pero, nawa, mga kapatid ko at magulang ano, nawa, lahat tayo magkita-kita din sa langit talaga. Amen po. Magsama-sama din tayo sa langit. And then lastly, dito po tayo magtatapos ano. Yung sinabi ng ating Panginoon, that Father, into your hands, I commend my spirit. Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa, ang ating espiritu. Ito po yung napakagandang mensahe ng ating pong Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ano po, na kahit hindi pa tayo mamamatay, kahit ngayon pa lang na may buhay tayo sa lupa, meron tayong sapat na lakas, meron tayong sigla sa ating pangangatawan, ngayon pa lang, pagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Amen po? Because without the grace of the Lord, without His presence, without His power, without His guidance, hindi natin kaya ang buhay na to. Hindi natin kakayanin. We can never do this life alone. At alam ng Panginoon yan. Kaya nga, sa kamatayan sa krus, ito yung magandang ehemplo yung pinakita ng Panginoon. Na mula sa pag-umpisa ng kanyang buhay, hanggang sa pag-minister niya sa lupa, hanggang sa pag-minister niya sa lupa, hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, ipinagkakatiwala niya ang kanyang buhay sa Diyos. Nawa, ito rin po ang makuha nating mensahe. Ano po, my dear brothers and sisters, na habang nandito tayo sa mundong ito, araw-araw, tingin natin ang paggabay ng Panginoon. Hingin natin ang kanyang patnubay. And every time we pray, ipagkatiwala natin ang araw natin, ang buhay natin sa Diyos. Kayo po ba'y nagdadasal sa pagising sa umaga? Amen. Ano pong inuuna natin? Cellphone o pagdadasal? Brad, minsan nauuna yung cellphone. Bakit? Kasi nag-alarm eh. Kailangan mo patayin eh. So, with your brothers and sisters, before we officially start our day, start it with a prayer. Lord, samahan mo ako ngayong araw nito. Be with me this day. Kayo bahala sa araw na ito. Tulungan niyo akong gawin ano man ang kalooban niyo. Samahan niyo ako. Igay niyo ang aking puso. Igay niyo ang aking labi. Make me a blessing also for others. Amen po ba? Amen. So, with your hands, I commit my spirit. So, sabi po sa Psalms chapter 31, ano? Actually, until his last breath, nananalangin at nagdadasal pa rin ng Panginoon. Kasi ito yung sinabi niya po sa Psalm chapter 31, verse 3 hanggang sa verse 5, ikaw ang aking kandungan at sanggalang. Ayon sa pangako mo, akayin ako at patnubayan. Iligtas mo ako sa nakaumang na patibong laban sa panganib. Sa iyo, mga ngandlong, sa iyong kamay, ipagkakatiwala ko ang aking buhay.
at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan, ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Sabi, no? Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Kapatid, do not be afraid to entrust your life sa kamay ng Panginoon. Bakit? Kasi sa Kanya rin ang galing yan. Do not be afraid to entrust everything in the hands of God. Bakit? God has a better plan kaysa sa atin. May mas magandang layunin at plano ang Diyos sa atin pong mga buhay. Yes, we have plans on our own. We have things that we wanted to accomplish, things that we wanted to achieve. Pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang mangyari sa ating mga buhay. Hindi natin alam ang mangyari sa araw ng bukas. Pero alam natin na mula noon hanggang ngayon, hanggang bukas, nariyan ang Diyos. Pagkatiwala natin sa Diyos ang bawat araw at pagkakataon ng ating mga buhay. Amen po. Magsitayo po tayong lahat. Bago tayo matapos sa ating pagninilay sa gabi pong ito, mga kapatid, nais ko po na mag-alay tayo ng saglit na katahimikan. And since it is Good Friday, maraming pamahiin, ano? Maraming pamahiin sa Pilipinas. Sinasabing, huwag ka mag-swimming ngayon, huwag kayo mag-outing. Kasi pag namatay kayo, hindi kayo maliligtas ni, ano, ni Kristo. Kasi patay nga siya ngayong araw. But those are just superstitious belief. Those are just superstitious belief. We're just commemorating and celebrating His passion, His death, and resurrection. Pero ang Diyos buhay mula noon hanggang ngayon. Amen. Kapatid, natandaan mo na sa buhay mo, hindi ka pipiliing iwanan ng Diyos. Hindi ka pipiliing iwanan ng Diyos. Minsan, katulad ng ating Panginoong Jesus, nasasabi natin na, Lord, are you there? Lord, why have you forsaken me? Lord, nakikita mo ba yung pinagdadaanan ko? Ang hirap na, ang sakit na. Pero bakit hindi kita nararamdaman? Minsan natatanong natin yan. Minsan nasasabi natin yan. But one thing is true, kapatid. Kahit nararamdaman mo na ganun, parang hindi mo siya kasama, hindi ka iniiwan ng Diyos. So dahil ngayong araw ay Good Friday, bago tayo makinig sa himig na awitin ng ating mga choir, tayo po ay manalangin personally sa ating Panginoon. Let us thank Him from the bottom of our hearts sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Na kahit marami tayong pagkukulang at pagkakasala sa Kanya, hindi Niya pa rin tayo pinababayaan. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil sa sakripisyo na Kanyang ginawa, hindi na natin kailangan magsakripisyo. Hindi na natin kailangan mahirapan. Hindi na natin kailangan pasanin yung mga basakin na Kanyang pinasan. Dahil sa Kanya, malaya tayo nakakalapit sa Diyos. Sa katahimikan ng ating mga puso, kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon. Magpasalamat ka sa Kanya dahil narinig mo ang Kanyang panawagan. Magpasalamat ka sa Kanya dahil hindi dahil sa Kanyang biyaya, wala ka ngayon sa lugar na ito. Wala tayo sa lugar na ito. Thank you.
Ito'y awit ng pagpapasalamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Tunay, mga kapatid ko, pag walang bagay na nalilihim sa Panginoon. Marami mang hindi alam ang ating kapwa sa atin. Pero ang Diyos alam ang lahat-lahat sa atin. Alam niya, kung ang layunin natin sa paglilingkod ay tunay o hindi. Alam ng Panginoon kung handa tayong sumunod sa Kanya. Alam ng Panginoon kung meron tayong pag-aaninlangan sa ating pananampalataya. Alam niya ang mga katanungan sa ating mga isip. Pero pasalamat tayo sa Panginoon. Dahil sa mga pagkakataon na tayo nagkakamali, itinutuwid man tayo ng Panginoon. Ito'y para sa atin. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit makasalanan tayo, tinatanggap pa rin niya tayo. Sa gabi pong ito, mga kapatid ko, pagmulang tayo'y mananalangin sa Panginoon. Patuloy natin damhin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan at itaas natin ang ating mga prayer requests, ang ating pong mga kahilingan. Buong puso tayong magpakumbaba at lumapit sa ating Panginoon. Sa ating pananalangin, ang kini natin na dinidinig tayo ng Diyos. Ang maraming Diyos na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito sa mga salita mong aming napakinggan. At pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil sa loob ng 40 araw na ito ng Kwaresma at pagninilay, naunawaan ko namin, Panginoon, kahalagahan ng iyong krus sa aming mga buhay. Paunawaan namin, Panginoon, ang kahalagahan para sa amin ang sakripisyo ng iyong ginawa. Salamat, Lord. Salamat dahil bagamat hindi kami karapat-dapat, nakakatulog kami sa iyo. Nakakapag-request kami sa iyo at nakakapanalangin kami sa iyo. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, na nawa sa aming mga napagnilayan, maisabuhay po namin ito. At tunay po magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay ang pagiging isang mabuting lingkod mo na handang sumunod sa lahat ng iyong naisip, na handang magsakripisyo para sa iyong kadakilaan, na handang kalimutan ng lahat, handang limutin ang sarili upang mapaglingkuran ka ayon sa iyong kalooban. Batid namin, Panginoon, na hindi man ito magiging madali, pero alam din po namin na hindi mo kami iiwanan at pababayaan. So Lord, sa aming pong buhay na ito, dalangin po namin na araw-araw, gabayan mo po kami at samahan mo kami. Tunay po, Panginoon, unti-unti mong baguhin ang aming mga puso, unti-unti mong baguhin ang aming pag-iisip at ang aming pong mga buhay. Nais po namin, Panginoon, na katulad mo, maging liwanag ka sa aming mga buhay. Na hindi magsilbi kaming liwanag para sa mundong ito. Na magkaroon ng kabuluhan ng aming mga buhay ayon sa iba na nakalooban. We pray, Lord, para sa aming mga kahilingan, pinagkakatiwala po namin ito sa iyo. Kayo po ang bahala, Panginoon, na kumatagpo sa lahat ng mga kahilingan na ito. Naniniwala kami na ikaw nga ang aming Panginoong Yahweh El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa iyong kapangyarihan ay walang imposible. Kaya naman, we pray, Lord, na ang kapangyarihan mo ay lumukob sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Ingatan sila, protektahan sila, Panginoon, at ipagkaloob sa araw-araw ang kanilang mga kinakailangan. Kung sino man ang may mga karamdaman, Panginoon, ay lubos at ganap na kagalingan. Kung sino man ang mga pinanghihinaan, sa gabi ito, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa sa amin. Kung sino man ang nalulubay, Lord, i-comfort mo ang bawat isa po sa amin. Sa gabi ito, Panginoon, sa namin ang pinagkakatiwala ang lahat. At magpapatuloy kami na naglilingkod sa iyo, nagtitiwala sa iyo, na may kagalakan sa aming mga puso. Dahil ikaw ang Emmanuel, ang Diyos na kasama namin. Ito po ang aming sawo at panalangin sa pangalan mo, Jesus, at lahat ay magsabing Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama,